Okay, punta na tayo sa Flipaclip. Create tayo ng bagong project. Pangalanan natin. Hello? Pwedeng mag-picture para sa background. Pwedeng pumili sa gallery. Pwedeng pumili lang ng plain na kulay. Tapos, pwedeng pumili ng presets. Pili tayo ng presets. Canvas size. Kung gaano kalaki yung canvas mo. Yan, 720p yung nakaset dito. Sa frames per second, kung ito yung kung ilan yung drawings kada segundo. So, 12 fps, 12 na drawings kada segundo. Create project. Yan. Dito sa tools, meron tayong pen. Yan, lakihan natin yung ano. Dito nilalakihan, nililitan yung sulat. Tapos, dito, makakapili ka ng panulat. Dito naman yung color wheel. Lang tayo sa pen. Okay, sulat tayo. Bilog, okay. Tapos dito mo sa eraser, pambura. Yan, paglinik mo pa ulit, pwede mo lakihan. Pwede mo litan. Sunod dito sa hard soft. Hard brush. Soft brush. Tapos dito sa opacity. Kung gaano ka tindi ang bura. Yun. Sunod sa lasso tool. Ito yung selection tool. Pwede kang pumili dito pag gusto mong ilipat sa ibang lugar. Pwede mo ding i-flip o kaya i-delete. Dito sa bucket tool, ito yung pang-fill. Pang-fill ng kulay pag merong mga area na gusto mong kulayan. Click na natin yung bucket tool, pili tayo ng kulay. Tapos, click natin dun sa loob. Yun. Dito sa text, pwede kang maglagay ng sulat. Tapos, pwede mong i-move kahit saan. Pwedeng i-clip. Tapos, pwedeng palitan ng font style. Sunod, pwedeng palitan kung gaano kalaki. Pwedeng palitan ng kulay. Okay. Tapos na tayo sa tools. Sa pinakataas ng UI. So, dito sa upper part, meron tayong ibang mga tools. Meron tayong ruler. Pag gumagamit tayo ng pen, pwede tayong gumamit ng ruler para straight yung mga lines natin. Pwede nating ilipat yung angulo ng ruler. So, sa katabi naman ng ruler, meron tayong copy saka paste. Yan. Yung idea nun, pag gumagamit tayo ng selection tool, pwede natin i-copy yung part na yon na sinelect natin. Click lang natin yung copy. Pwede natin siyang ilipat sa ibang frames. Kiklik lang tayo ng new frame. Then, click natin yung paste. So, ayun. Nasa kabilang frame na siya. So, katabi ng copy paste, yung undo button saka redo button. Yung pinaka second last naman sa taas, yung fit to screen. Pag-click natin yan, mag-fit yung canvas natin sa screen. So, yun lang. Yung katabi nun ay yung settings. Sa settings natin, meron tayong project settings. Dito, pwede natin baguhin yung project name, yung background, at yung
FPS. So, pag nakakreate na tayo ng project, hindi na natin pwedeng baguhin yung canvas size. Pag-usapan naman natin yung onion skin. So, dito sa settings, merong onion. So, ang idea ng onion is makikita mo yung silhouette ng previous frame. So, paano yun? Ito yung silhouette ng previous frame. Yan. Para makita natin kung saan nakapwesto yung nakaraang drawing. Dito naman tayo sa last na panel, pinakababa. Yung layer panel saka frames panel. Meron tayo ditong button para makapagdagdag ng audio. Meron tayo ditong backward saka forward. Ito nasa gitna, ito yung play button. So, dito sa pinaka-last, ito yung layers. Pwede tayo magdagdag ng mga layers dito. Yan. Kahit ilang layers yan. So, meron ding settings sa mga layers eh. Dati naman kasi wala to. So, ito meron tayong opacity kung gaano ka katransparent ang ating layer. May blending mode na, may glow, beta, marami silang dinagdag na yan. So, dito tayo sa frames. Pag nilong press natin yung frame, nilalabas na pop-up. Tapos, pwede natin itong i-edit. Pwede natin i-delete yung frame. Yun. Tapos, pwede tayo magdagdag ng blank frame. O kaya naman, pwede natin i-copy yung frame sa panibagong frame. O kumbaga, duplicate ang tawag. Copy natin. Pag tinik natin yung copy, nilalabas na panibago, copy to next frame. So, yun lang. Napakasimple ng flip-a-flip. So, sa animation, drawing lang tayo dito ng object. Halimbawa, drawing tayo ng cactus. Yan. Tapos yung cactus, matutumba. Yan yung idea. So, select natin yung cactus. Gamit ang selection tool. Tapos, lipat natin yung anchor point dito sa may kanto niya. Yan, kasi para madali yung pag-animate sa pagtumba. Tapos, copy na natin. Kailangan ilipat muna yung anchor point para yung anchor point is makopy din. So, click natin itong plus sa ibaba para magkaroon ng bagong frames. So, yan, makikita natin yung onion skin ng nakaraang frames. So, paste na natin yung katabi ng ano. Yan. Nakapi yung anchor point nyo. Pwede natin i-rotate. Yan. Copy ulit. Tapos paste. Copy. Paste. Copy paste lang tayo ng copy paste dito. Yan. Copy paste. Copy paste. Yan. Nagkaroon tayo ng 9 frames. So, play natin.
Yun lang mga nods ang ma-share ko sa inyo. Sa animation, copy paste yung pinaka magandang technique para mapadali ang ating pag-a-animate. Pero wag lang sobrahan kasi katamaran na yun. So yun lang, kung may mga tanong kayo dito sa Flipaclip, comment nyo na lang dyan sa baba. Sorry kung medyo boring yung tutorial ko. Boring talaga akong tao. Bye-bye.